Sa isang pinakasikat na jewelry shop, ay nagpa siyang isang matanda na pumasok doon upang mamili ng kaniyang magugustuhan. Agad siyang pinagbuksan ng lady guard at agad siyang nagpasalamat dito. Pagkatapos nun, ay inaliw ng matanda ang kaniyang mga mata sa mga mamahaling jewelry. Medyo may katagalang mamili ang matanda pero hinayaan lang ito ni Livian at matyaga niya itong hinintay. Habang ang iba niyang mga kasamahan ay nagsasaya sa bagong balita na kanilang natanggap mula sa kataas-taasan. Ang kanilang kumpanya ay naglunsad ng Best Employee Award. Sa loob ng isang linggo ay pagmamatsyagan sila ng kanilang CEO kung sinong pinakamabuting employee sa kumpanya. Ang mapipiling employee ay magkakaroon ng pagkakataon upang mas ma-promote sa mas mataas na posisyon. Ang lahat ay excited at handang gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Makuha lang ang award. Ngunit si Livian ay walang pakialam sa award na yon. Bago lang siya sa kumpanya at kumpara sa iba ay maliit lang ang kaniyang tsansa na makuha ang award na yon. Para sa kanya ay hindi na siya naghahangad pa ng mas malaki pa. Basta't sa ngayon ay isa lang ang gusto niya, ang magtrabaho at magsilbi sa mga kliyente. Iha, pwede ko ba itong makita at madama ng sarili kong mga kamay? Masuyo nitong wika sa dalaga. Opo, maaari po. May ngiti sa labi na sambit ni Livian sa matanda at inilabas ang isang pares ng hikaw para dito. Hinapuhap ng matanda ang jewelry ngunit hindi niya ito nagustuhan. Pasensya ka na, iha, pero hindi ko pala ito gusto. Maaari bang tignan ko ang isang ito? Anito sa dalaga at pinagbigyan na naman niya ito. Ibinalik niya muna ang isa niyang kinuha at inilabas ang isang itinuro ng matanda at sa muli ay hinapuhap nito ang jewelry. Habang inaasikaso ni Livian ang ginang, ay palihim pala siyang pinagmamasda ng babaeng manager. Itinuo ng manager ang kaniyang mga mata sa matanda at agad na tumaas ang kaniyang kilay dahil sa itsura nito. Wala itong suot na kahit isang magandang alahas. Walang hikaw, walang necklace, walang bracelet. Wala kahit isang mamahaling alahas ang kumikinang sa katawan nito. Ang pangit din ng suot nitong damit. Halatang nabili lang sa bangketa. Ang kapal naman ng pagmumukha ng matandang to at para pumasok sa ganito kasikat at mamahaling jewelry shop. I'm sure na narito lang ang matandang yan para mang-istorbo o magpalamig lamang. Or worst, para magnakaw. Anito sa kaniyang isipan at palihim na hinila ng bahagya ang dalagang si Livian. Yes po, manager. Gulantang na tanong niya rito sa biglaan itong paghila sa kanya. I want you to not entertain that ugly old woman, Livian. Huwag mo siyang asikasuhin dahil wala naman niyang pambili. Look at her looks, ang cheap niya, at wala siyang ni isang alahas sa katawan. Ang matandang yan ay hindi nararapat para sa serbisyo natin. She looks so poor at mukhang wala ngayang ni piso sa bulsa. Mariin ngunit mahina nitong wika sa dalaga. Pero manager, hindi po ba ay obligasyon nating pagsilbihan ang mga taong gustong tumingin at gustong bumili ng mga jewelry dito? Matanda man o bata? Katwiran niya sa amo at mahigpit nitong hinawakan ng isang braso ng dalaga habang nakatuon ang mga mata nito sa matanda dahil sa isip niya ay nanakawin nito ang kanilang mga alahas. Livian, everyone can look. Everyone wants to buy. But not everyone can afford the price of our jewelry. At ito ang tandaan mo. Ang serbisyo natin ay para lang sa mga taong kayang bumili ng mga alahas. We only serve the rich people. At hindi kasama doon ang mga walang pera, including that poor old woman. Tandaan mo yan. That we only serve rich people, Livian. And serving poor people is just a waste of time. Muling marinitong wika sa dalaga bago niya ito binitawan. Nang umatras ang kaniyang manager, ay pinagsilbihan pa rin ni Livian ang matanda at hindi niya pinakinggan ang kaniyang manager. Iha, hindi ko pa rin pala gusto ang alahas na ito. Pwede bang tumingin ako ng iba? Pwede mo bang ilabas ito? Sambit ng matanda, tsaka itinuro ang isang mamahaling bracelet. Yes po, madam. Saglit lang po. May galang na sambit ni Livian, tsaka inilabas ang bagong itinuro ng matanda. Habang ang manager naman ng dalaga ay umiinit na ang ulo at animoy sa sabog na ito sa galit.
"This damn new employee!" Matigas ang ulo at hindi marunong makinig. Nakakainis. Irita nitong sambit sabay hinilot ang kanyang dalawang sentido. Ngunit ang bagong inilabas ni Livian para sa matanda ay hindi ulit nito nagustuhan. "Iha, wala akong magustuhan sa mga alahas nyo. Maari ko bang makita ang pinakamaganda at pinakamahal nyong mga alahas?" Masuyo nitong wika sa dalaga ngunit nag-alangan si Livia na gawin yon dahil hindi niya ito basta-basta pwedeng ilabas. Nag-alangan man si Livian ay nilapitan niya ang kanyang manager upang kunin ang pahintulot nito. "Manager, nais pong makita ng isang client natin ang pinakamahal at pinakamaganda nating alahas. Pwede ko hubang ilabas yon?" Magalang niyang tanong sa kanyang manager ngunit nagtaas lang ito ng kilay. "At sino ang client na yon? Ang matandang yan? I knew it! Magnanakaw ang matandang yan! And she's trying to deceive you, Livian! Kapag may nawala sa mga alahas natin, you have to take responsibility about it! Naiintindihan mo?" Mariin itong wika sa kanya at agresibo nitong nilapitan ang matanda. "Madam, I'm sorry, pero hindi ko pwedeng ilabas ang mamahalin naming alahas para sa'yo. Dahil katatanggap lang namin ang tawag mula sa aming regular client. At nais ng client namin na yun na siya ang kukuha ng alahas na yon, kaya pasensya na po." Magalang nitong wika sa matanda habang nagtitimpi siya sa kanyang galit para dito. Dahil maraming mga client ang nasa paligid nila at ayaw niyang magtaas ng tinig para sa kaniyang karangalan. "Ganun ba? Pero ito ang pinakasikat na jewelry shop. Siguro naman ay hindi lang iisang pinakamahal niyong mga alahas. Pwede ko bang makita ang iba?" Anito sa manager at bumuntong hininga ito. "Madam, I'm really sorry. Pero hindi ko talaga pwedeng ipakita sa iyo ang pinakamahal naming alahas. Dahil..." "Dahil ano?" Putol sa kanya ng matanda. "Dahil..." Anito, tsaka nilapitan ang matanda at hinila ito ng bahagya, palayo sa nakararami. "Look, old woman, hindi ko pwedeng ilabas ang mamahalin naming mga alahas para sa'yo dahil we both know na hindi mo kayang bumili ng mga alahas namin. Our jewelry is way too expensive para mabili mo. Look at yourself. Niwala kang ang suot kahit mumurahing alahas sa katawan mo. So how could you buy our expensive jewelry? Tingnan mo yung damit mo." Pangahamak nito sa matanda at maarting hinawakan ang kasuotan nito, sabay ngiwi na animoy nandidiri. "Your clothes are made from bangketa na nagkakahalaga lamang ng ₱50. Hindi nga abot ng 300 ang lahat mong kasuotan. So how can you afford our jewelry?" Dugtong nito at tumaas ang kilay ng matanda. "Nandito ako para mamili, hindi para husgahan mo. Paano ko makakabili ng jewelry niyo kung ni isang alahas niyo ay wala akong magustuhan?" Anito at umirap ang mga mata ng babae. "That is because hindi mo alam kung paano mamili. Kasi wala kang alam about jewelry. You don't know the beauty of it. Kasi wala kang alam how beautiful our jewelry is. Obviously, nandito ka lang para magpalamig. Naiinitan ka lang siguro sa labas kaya pumasok ka dito." Anito sa matanda at kulang na lang ay hubaran na ito ng puri. Ano? Hindi makapaniwalang bigkas nito sa babae. "Bakit ganyan ka kung makapagsalita sa akin? Hindi ba't obligasyon nyo na asikasuhin ang mga kliyente nyo? Bakit ako? Bakit sa akin ay naiiba ang trato mo? Hindi ka naman ganyan sa iba." "It's because, madam, they can afford the price of our jewelry. Pero ikaw, halatang hindi mo kayang bumili kahit isang bato ng mga alahas namin. Ang kapal ng mukha mo para mamili ng pinakamahal na alahas kung ganyan lang din naman ang itsura mo. You are just a cheap old woman who is trying, pretending, to afford our jewelry. Baka nga pagnanakaw ang motibo mo dito sa amin, kaya better to get rid of you as early as we can. Hindi ka nararapat na pumasok dito, tanda. Instead, lumabas ka at mamalimos ka doon sa mga taong dumaan. Mag-ipon ka ng mga barya para makabili ka ng kahit isang batuman lang ng alahas namin." "Ganyan ka ba kasamang manager? Isang matang pobre at mapagmataas? Hindi mo ako pwedeng itrato ng ganito kahit manager ka pa.
dapat ay itrato mo ako ng patas. Sigaw ng matanda at napukaw nito ang atensyon ng ibang mga kliyente. Dahil sa ginawa ng matanda, ay nilapitan ulit siya ng manager. Don't make a scene here, old woman. Nakakaistorbo ka sa mga kliyente namin. Huwag mong dalhin ang pagkapalingkera mo dito sa shop namin. Mahina at marinit ang wika sa matanda. Itrato mo ako ng patas kagaya sa iba. Dahil wala kang karapatan na itrato akong parang basura. Kung patuloy na ganyan ang pag-uugali mo, ay mag-iiskandalo ako dito. No, don't do that, old woman. Sige, anong gusto mong gawin ko para sa'yo para kumalma ka? Tanong nito sa matanda. Gusto kong makitang pinakamahal at pinakamaganda niyong mga alahas. At gusto ko na igalang niyo ako. Bukod sa kliyento niyo ako ay dapat kayong gumalang sa mga nakatatanda. Anito sa manager. At ang kapal ng mukha mo para magdemanda ng ganito sa akin. Sino ka sa akala mo? Lihim na inis nitong sambit sa kaniyang isipan, tsaka bumuntong hininga. Sa isip ng manager ay hindi pwedeng mag-iskandalo ang matanda sa loob ng kanilang shop dahil baka makarating iyon sa kanilang kataas-taasan at malagay pa sa panganib ang kaniyang posisyon. Okay, to make a peace offering for you, I will offer you our VIP room. Pwede kang mamili ng pinakamahal naming mga alahas doon and choose whatever you want. Nakangiti nitong wika habang ang puso nito ay kulang nalangay sa sabog na sa galit. Maganda. Gusto ko ang babaeng yun na mag-assist sa akin. Anito at itinuro si Livian. No problem. Saad ng manager at tinawag si Livian. Agad namang lumapit ang dalaga at masuyong inalalayan ang matanda papuntang VIP room. Doon sa VIP room ay maraming mga alahas na sobrang ganda at nagsikinangan lang ang halos lahat sa mga ito. Habang sinusuri ng matanda ang mga jewelry, ay hindi mawala-wala sa labi nito ang mga ngiti. Iha, sa tingin mo, anong dapat kong kunin sa mga alahas na ito? Tanong nito sa dalaga. Madam, para sa inyo po ba ang mga alahas? Tanong ni Livian upang matulungan itong pumili. Hindi, para sa apo ko. Magdiriwang kasi siya ng kaniyang 18 anyos, kaya naisipan ko na ibili siya ng kahit anong alahas. Kung ganun po, ito po ang irerekomenda ko sa inyo. Itong kwintas na ito ay gawa sa ruby. Ang mapulang bato nito sa gitna ay isang ruby. May pares din itong hikaw na maganda para sa mga dalaga. Kung para naman sa inyo, ay ito ang irerekomenda ko. Itong necklace na may mamahaling diamond sa gitna. Kapansin-pansin ito at napaka-presko sa mga mata. At siya kung bagay ito sa'yo. Sambit ng dalaga at na-excite ang matanda. Parang maganda nga ito, iha. Pwede ko ba itong isukat? Tanong nito sa dalaga at nilingon ng dalaga ang kaniyang manager. Pwede po ba natin itong ipasukat sa kanya? Nakangiting wika ng dalaga at mapaklang ngumiti ang manager. Yeah, sure. But wait. Anito, tsaka kumuha ng cotton at alcohol. Naglagay ito ng konting alcohol sa cotton at ipinahid ito sa leeg ng matanda. Ang ngiti sa labi ni Livian ay nawala at napatitig na lang siya sa matanda, nakagaya niya'y nawala rin ang ngiti nito sa labi. Pakiramdam ni Livian ay siyang nahihiya sa ugali ng kaniyang manager. Okay, good. I already cleaned her dirty neck. Saad pa nito at hindi na napigilan ni Livian ang mag-react. Manager, parang hindi naman po tamang iyong ginawa. Nakakabastos na po yun sa ating client. Nakakababa ng puri. Hindi po dapat ganun ang trato niyo sa kanya. Aniya sa kanyang manager at mataray lang siya nitong tinitigan sa mga mata. I'm just protecting the jewelry from the germs. Madumi ang leeg niya, kaya nilinis ko lang. Dapat pa nga'y magpasalamat siya sa akin sa ginawa kong kabutihan. Hindi pwedeng pumangit ang mga alahas natin. At sino ka para questionin ako sa mga ginagawa ko? Bago ka lang sa trabahong ito at baka nakakalimutan mo. Ako ang manager mo. Kayang-kaya kitang tanggalin sa trabaho mo. Ora mismo. Banta nito sa dalaga. Kuyom kamao namang nakatitig ang dalaga sa maldita niyang manager. Mahal niya ang trabaho niya pero hindi niya matanggap na may mga taong
mababaw ang prinsipyo kagaya ng manager niya. At magsasagot pa sana siya rito nang hawakan ng matanda ang kaniyang kamay. Napatitig naman si Livian sa kamay nito at tinignan ito sa mukha, sabay iling sa kanya ng matanda. Ang nais nitong sabihin ay agad niyang naintindihan. Dahil doon ay bumuntong hininga ang dalaga at pinakalma ang kaniyang sarili. Nagbago na ang isip ko. Hindi na ako bibili ng kahit isa sa mga jewelry niyo. Salamat sa pag-asikaso sa akin. Wika ng matanda, sabay tayo sa kaniyang kinuupuan at hinawakan ang dalaga. Thank you for assisting me, iha. Next time I come back, gusto kong ikaw ulit ang mag-asikaso sa akin. Anito sa dalaga at nginitian siya ng dalaga. Walang anuman po. Ikinaliligaya ko ang magsilbi sa bawat mga kliyente namin. Aniya rito bago siya nito tinalikuran. And where the hell are you going, old woman? Agad na sambit ng manager at napalingon ang matanda. Uuwi na ako. Kagaya ng sinabi ko ay wala na akong bibilhin. Aniya rito at mataray siyang sinagot ng babae. Not that easy, old woman. After wasting our time ay uuwi ka na? I give you the VIP room pero wala kang binili? Alam mo bang mahalaga sa amin ang oras namin? Marami kaming mga client na naghihintay ng serbisyo namin, pero sinayang mo ang oras naming dalawa. Maldita nitong wika at kumunot ang noo ng matanda. At anong nais mong sabihin? I mean, ang isang kagaya mo ay hindi na nararapat para sayangin ulit ang oras namin. Simula sa araw na ito, ay bawal ka nang bumalik sa jewelry shop na ito. You don't have the right to waste our time again. Ever again. Anito sa matanda, sabay ibinaling ang kanyang atensyon sa jewelry box. And wait! Wait! Where's the necklace? Where's the necklace? Taranta nitong sambit nang mapagtantong nawawala ang isang ruby necklace na inoffer ni Livian sa matanda kanina. Agad namang nataranta si Livian, maging ang matanda. Agad nilang hinanap ang necklace dahil baka nalaglag lang ito. Ngunit hindi nila ito nakita. At manglalapit ang matanda sa jewelry box upang silipin ito dahil baka nandoon lang ang necklace. Ngunit agad itong hinarang ng malditang manager, sabay maingat at palihim na inilagay ang necklace sa bulsa ng jacket ng matanda. Don't! Don't you ever come near to our jewelry box, old woman! I knew it! I knew it! Magnanakaw ka! At ninakaw mong isa sa mga alas namin! Magnanakaw ka! At hindi ako nagkamali sa pagtingin ko sa'yo! You deceive us! You deceive us! Hindi ko kinuha ang alahas niyo! Wala akong kinuha! Tanggi ng matanda, tsaka tumawa ang malditang manager. Manager, hanapin na lang po muna natin ang alahas. Baka nalaglag lang yon. Mali ang magbintang agad. Pagtatanggol ni Livian sa matanda. At ipinagtatanggol mo pang matandang ito, Livian? Ano bang iniisip mo? Bakit ka mabilis mauto? Palibhasa'y mahina ang utak mo. Pinaalalahanan na kita na huwag kang masyadong kumpiyansa sa matandang ito. Pero matigas ang ulo mo. What do you think about this woman? A saint? Kanina pa lang sa labas ay wala na siyang mapiling alahas. And now, she demands us na itrato siya ng maayos and so we did. Hiningi niyang ilabas ang mga alahas. Sa tingin mo, bakit niya yung ginawa? To stole it. To deceive us para nakawin ang alahas. Para makuha niyang gusto niya at may sakatuparan ng plano niya. Livian, wag na wag mong ipagtatanggol ang matandang to. Dahil her crime is very real. Galit na galit nitong wika pero hindi sumang-ayon sa kanya ang dalaga. Pero manager, wala tayong ebidensya na kinuha nga niya yun. May CCTV naman tayo rito. Pwede natin yung tignan. My God, Livian. Sino pa bang kukuha ng alahas? Eh tayo lang naman ang nandito. Ikaw ba? Kinuha mo ba? Pagbibintang niya sa dalaga. Hindi. Hindi ko kinuha. Wala akong kinuha. Pagtatanggol niya sa kaniyang sarili. So wala nang ang ibang magnanakaw kundi ang babaeng ito. To make everything clear, walang lalabas sa room na ito. And I will call the police. Anito at agad na lumabas sa room na may ngiti sa mga labi. Habang si Livia naman at ang matanda ay nagkatinginan lamang at ni isang galaw mula sa kanilang kinatatayuan ay hindi nila ginawa hanggang sa dumating na ang tatlong pulis.
Sir, please kindly investigate of what happened. Nawala ang isang jewelry namin at kami lang tatlong nandito sa loob ng VIP room. Hinanap na namin ang alahas dahil baka nandyan lang, pero hindi talaga namin mahanap. And I'm very sure na nandito lang sa loob ng VIP room ang magnanakaw. Kaya hindi ko muna pinalabas ang isang trabahante namin, including our client. Please sir, solve this matter. Buong pakikiusap ng manager sa pulis, at bago kinapkapan ng mga tao sa loob, ay hinanap muna ng mga pulis ang alahas sa ilalim ng mesa at sa sahig, ngunit hindi nila ito nahanap. Walang natitirang paraan ng mga pulis kundi ang kapkapan ang mga taong nasa loob. Unang kinapkapan ng mga pulis ang manager ngunit walang nakuha mula rito. Kasunod ay si Livian. Wala ring nakuha mula sa dalaga. Hindi naman pumalag ang matanda ng kapkapan siya ng mga pulis. At kalaunan ay may kung anong nakuha ang pulis mula sa bulsa ng jacket ng matanda. Ito bang nawawalang necklace nyo? Sambit ng pulis at saka ibinitin ito sa ere. Yan nga! Yan yung nawawala naming alahas! Ikaw! Ikaw talagang nagnakaw! Niloko mo kami! You pretend to be our client para nakawan kami! Officer, please! Ilabas niyo po ang magnanakaw na yan dito sa shop namin! At ikulong bago pa yan muling makasalise at makapagnakaw sa iba! Sambit ng manager na may masamang titig at pagtingin sa matanda. Pero hindi ko ninakaw ang alahas na yan! Hindi ko pinasok yan sa bulsa ko! Wala akong alam sa binibintang niyo sa akin! Pagtatanggol ng matanda sa kaniyang sarili. Talaga ba? Magmama ang maangan ka pa. Hindi mo ninakaw? Eh anong ginagawa niyan sa bulsa mo kung hindi mo yan kinuha? Huli ka na nga at tatanggi ka pa. Maldita nitong turan sa kanya. Sir, magkaharap kami ng client kanina pero hindi ko nakita na kinuha niya ang jewelry. Ni hindi nga po niya yan nahawakan. Wika ni Livian at nanatili pa rin ang kaniyang loob sa paniniwala na walang kasalanan ang matanda. Really, Livian? Talagang hindi mo mapapansin ang mga kamay ng magnanakaw kasi tanga ka. Naging magnanakaw pa ba sila kung hindi mabilis ang mga kamay nila? May magnanakaw ba na nagpapahuli sa mga galaw ng kamay nila? Livian, be responsible sa trabaho mo. Hindi lahat ng matanda ay nakakaawa. Hindi lahat ay inosente. Be thankful na naagapan ng sitwasyon dahil kung hindi ay ikaw, mananagot. Marinig itong wika sa dalaga at napayuko na lang ito sa harapan ng kaniyang boss at ibinaling ng manager ang kaniyang atensyon sa matanda. And you don't have the right to come back here again to our jewelry shop because I won't let you back. Tatandaan ko yung pagmumukha mo at mabubulo ka sa kulungan. Marinig itong wika sa matanda. Officer, thank you for your service. And please, patawan nyo ng nararapat na parusa ang matandang yan nang hindi na makapangbiktima ng iba. Aniya sa mga pulis at pagkatapos nun ay dinala ng mga itong matanda sa presinto. Nang makalis ang mga pulis ay ibinaling ng manager ang kaniyang pansin sa baguhang trabahante. Learn a lesson from what happened, Livian. Hindi kailangan dito may mabuting loob, kundi ang maging maagap at mapanuri. Kung wala ako, ay ninakawan na pala tayo dahil sa kapabayaan mo. Magtanda ka sa trabaho mo, Livian. Aniya sa dalaga at padabog itong iniwan. Nang matapos ang gulo, ay bumalik na ang dalaga sa kaniyang pwesto. Ngunit nasa kaniyang isipan ang tanong kung bakit napunta sa matanda ang necklace eh hindi nga ito humahawak ng mga alahas. At ang dalawang kamay nito ay nakapagitna lamang sa dalawang hita nito. Nahahaplos lamang na matanda ang jewelry kung gusto nitong damhin ang ganda ng pagkakaayos ng alahas. Dahil sa hindi matahimik na isipan ay nagpa siya sa Livian, napuntahan ng matanda sa presinto pagkatapos ng kaniyang trabaho upang kausapin ito ngunit laking gulat niya na hindi nakakulong ang matanda. Nagtanong din siya sa mga pulis ngunit walang sinasabi ang mga ito tungkol sa matanda. Matapos ng pangyayaring yon ay naging matunog ang pangalan ni Loren, ang manager ni Livian. Halos lahat ng mga tauhan doon ay humahanga sa maagap nitong pag-akto. Kung hindi dahil dito, ay malaki ang nawala sa kumpanya at ang pinakamahal na alahas pa. Manager Loren, ngayon pa lang ay binabati na kita ng congratulations. Masayang wika ng isang kasamahan ni Livian sa kanilang manager. Congratulations para saan? Malawalang idea nitong tanong sa dalagang kausap kahit alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito.
Congratulations dahil ang galing mo po. Napakagaling mo po, Manager Lorene. Ang ganda ng pinapakita mong performance sa kumpanya. Dahil sa maagap mong aksyon ay agad na nahuli ang magnanakaw. At hindi na ito nagkaroon pa ng pagkakataon na itakbo ang mga alahas. At alam mo ba, halos lahat ng mga tauhan dito ay ikaw ang pinag-uusapan. Anito sa kanya at nanatiling nakangiti ng malapad si Lorene. Ganun ba? Nakakahiya naman. I would like to be promoted at makuha ang award na yon pero hindi ko na iniisip yon. Sa dami ba naman natin ng mga trabahante dito, ay ako pa talaga ang mapipili? I don't think so. I just love to be a manager at hindi na ako naghahangad pa ng mas malaki. Pahambol nitong sambit ngunit ang kaloob-looban ng puso nito ay sabik na masungkit ang nasabing award at makakuha pa ng mas mataas na posisyon. Ang humble niyo naman po, Manager Lorene, pero ngayon pa lang ibinabati na kita ng napakalaking congratulations. Amoy na amoy ko na ang promotion mo. I'm sure na ikaw talagang makakakuha ng award na yon, pustahan pa. Wika nito at halos lumukso na ang puso ni Lorene sa sobrang saya. Siya din mismo sa kaniyang sarili ay feel niya na siya talaga ang magiging best employee of the year. Ang kaniyang tagumpay ay amoy na niya. Dahil sa araw na ito, ay ibinalita na mapapaaga ang pag-anunsyo kung sino ang nakakuha ng award. At sa araw na ito, ay ngayon ay magpapakita at magpapakilala si Mrs. Susan Albatros na isang CEO ng nasabing kumpanya. Nang matapos makipag-usap si Lorene sa kaniyang isang trabahante, ay biglang bumukas ang pintuan ng shop at bumunga doon ang isang matanda. At agad itong lumapit sa babaeng si Livian. Iha, pwede ko ba itong makita? Tanong ng matanda sa dalaga at napatingin si Livian sa buong itsura ng matanda. At mabilis niya itong namukaan. Mahirap makilala ang matanda dahil hindi na ito simple kagaya ng dati. Naka-lipstick na ito at may maayos at kulot na buhok. Mahaba na rin at pulang-pulang mga kuko nito sa daliri. May mga kumikinang na rin itong konting mga alahas sa katawan. Madam, nakalabas ka na? Pinuntahan kita sa presinto pero wala ka doon. Hindi ako nakulong, iha. Hindi ako ikinulong dahil wala naman akong kasalanan. Aniya sa dalaga na may ngiti sa mga labi. So, pwede ko ba itong makita? Muli nitong wika sa dalaga. Habang nakikipag-usap ang matanda kay Livian, ay agad itong napansin ni Lorene. Naningkit ang mga mata nito sa galit nang makilala ang matanda. At mang ilalapag na ni Livian ang alahas nang biglang tapikin ni Lorene ang kamay ng dalaga. Livian, tanga ka ba talaga o bobo ka lang? Hindi mo ba nakikita? Siya at ang matandang magnanakaw sa atin nung isang araw ay iisa. God, Livian! Hindi ka nababahagi sa trabahong ito. Hindi nababahagi dito ang isang tanga. Panlalait nito sa dalaga at ibinaling ang kaniyang atensyon sa matanda. And you? Akala mo mauuto mo ulit kami? No way! Not again! Maaring tangang isang tauhan ko pero hindi ako. At paano ka nakalabas ng kulungan? Anito sa matanda at diretso siyang sinagot ng matanda habang nakatitig ito ng napakaseryoso sa kaniyang mga mata. It's because I didn't steal anything. I'm innocent. Madali lang akong nakalabas dahil wala naman akong kasalanan. Besides, hindi naman talaga ako nakulong. Anito sa babae. Walang kasalanan? Anong pambobol ang ginawa mo sa mga pulis para palabasin kanila? Tell me, binayaran mo ba sila? Nagsanla ka ba ng mga ninakaw mong alas para ipambayad sa kanila? Muling pambibintang nito sa matanda. Hinay-hinay sa mga salita mo, manager. Parang wala kang pinag-aralan sa asal at tabas ng dila mo. Look, hindi ako naparito para sa'yo. I am here to buy the most expensive jewelry you can offer. Maladonya nitong sambit at ngumisi ng napakamaldita ni Lorene. The most expensive? Ano to? Old style mo nung tinangka mo kaming nakawan? Hindi na uubra sa akin yan, tanda. Kung ako sa'yo, mag-isip ka ng bago mong estilo sa pagnanakaw. Hindi porket nakadamit ka ng maayos ngayon ay hindi na kita maaalala at makikilala. Kahit magdamit ka pa ng mas maayos pa dyan ay maaamoy pa rin kita. Amoy magnanakaw. Hindi mo ako mauuto dahil lang sa bagong pananamit mo. I'm sure ang mga alahas mo ay ninakaw mo lang din sa ibang shop. Mataray nitong wika sa matanda at ibinaling ang kaniyang atensyon sa dalagang si Livian. At ikaw, Livian,
Kung magpapabaya ka lang rin naman ng paulit-ulit ay hindi na kita kailangan dito. Ang araw na ito ay ang huling araw mo sa kumpanyang ito. Hindi ko kailangan ng tangang trabahanteng kagaya mo. Marinig itong wika kay Livian. Po? Pero ma'am... Tanging sambit ni Livian nang sigawan siya ng kanyang manager. Walang pero-pero. And don't try to please me, Livian. Umalis ka na sa harapan ko ngayon din. Mahigpit niyang utos sa dalaga nang biglang nagsalita ang matanda. Diyan ka lang, Livian. Hindi ka aalis sa kumpanyang ito. Kung meron mang dapat umalis sa kumpanyang ito ay ang walang iba kundi ikaw, Loren. Sambit ng matanda ngunit tinawanan lang siya ng dalagang si Loren. At sino ka para paalisin ako dito? Sino ka para pagtabuyin ako? At sino ka para sabihin kung sino ang aalis at kung sino ang mananatili sa kumpanyang ito? Isa ka lang hamak na magnanakaw. Sino? Ako? Ako lang naman ang CEO ng kumpanyang ito. May maotoridad na sambit ng matanda ngunit hindi naniwala si Loren bagkus ay tumawa lang ito ng malakas. Nababaliw ka na ba? Ang CEO naman ay hindi magnanakaw. Ang CEO ng kumpanyang ito ay hindi matandang uhuging katulad mo. Pwede kang mangarap pero huwag mong pangarapin ng imposible. Patuloy nitong panghamak sa matanda. Guard! Guard! Sigaw niya at agad na lumapit ang dalawang guard sa kanila. Alisin niyo ang matandang to sa harapan ko ngayon din! Utos nito, ngunit nagtaka lamang siya nang hindi sundin ng mga guards ang kaniyang utos. Narinig niyo ba ang utos ko? Bingi ba kayo? Ang sabi ko'y palabasin niyo ang matandang yan mula sa paningin ko! Kaya kilos! Pag-aapura niya ngunit ni isang kilos ay walang ginawa ang mga guard. Hindi po namin pwedeng palabasin ang CEO ng kumpanyang ito, Manager Loren. At pumunta siya dito upang i-anunsyo kung sinong nakasungkit ng Best Employee Award. Siwalat ng guard at napanganga na lang sa gulat si Loren. Ikaw? Ikaw si Mrs. Susan Albatros? Namangha niyang wika habang namulagat ang kanyang mga mata dahil sa gulat. Like what you heard, Manager Loren. Ako nga ang CEO mo. And I wonder why you have that position since you are not qualified para sa posisyon na yan. Napakamatapoble mo at mapanghusga. I can't imagine na may employee ako dito sa Albatros Jewelry na isang kagaya mo. Madam Susan, I didn't mean kung ano man ang nangyari sa atin last day. I just wanted to protect the company. Nag-iingat lang ho ako kaya ako nagawa iyon. Maraming magnanakaw. And I'm afraid para sa kumpanya na manakawan. I'm the best employee, madam. Besides, ako ang bukang bibig ng karamihan bilang qualified na ma-promote. Anito, ngunit hindi ito pinansin ng CEO. Tell me, paano ko ipupromote ang taong matapobre at may masamang dila? Having a bad attitude will not help the company grow. And tell me, paano ko ipupromote ang taong nag-set up sa akin para magmukhang magnanakaw? There is nothing good about you, Manager Loren. Madam, I can explain. Please listen to me. Guards, alisin niyo ang babaeng ito sa harapan ko at kaladkarin niyo kung kinakailangan. Maring utos ng CEO sa mga guards na agad nitong sinunod. Madam, please, let me explain. Madam! Sigaw nito ngunit kinaladkad na ito ng mga guards palabas. Ibinaling naman ng CEO ang kaniyang atensyon kay Livian. Livian, bago ka lang sa trabahong ito. Ngunit mahal mo ang trabaho mo pati ang kliyente mo. I wanted to congratulate you for winning the Best Employee Award. Anunsyo nito at nagsipalakpakan ang mga kasamahan ng dalaga. Po? Ako? Halos hindi makapaniwalang wika ni Livian dahil kani-kanina lang ay sinisante na siya ng kanyang manager. Ngunit ngayon ay nanalo pa siya ng isang parangal. Yes, ikaw! You have a great performance. An employee and a person I need inside my company. Hindi ka mapangmata at hindi ka mapanghusga. Definitely a good model. Everyone, I loudly announce that Miss Livia Natividad is your new manager. Sambit nito at halos mapaluha si Livian sa parangal na kanyang nasungkit. Totoo po ba ito? Panaginip lang po ba ito? Aniya sa kanyang sarili at tumawa ang kanyang CEO.
It's not a dream, Livian. You are now the new manager. And I want you to keep up the good work. Congratulations! Anito sa dalaga at nagsipalakpakan ng lahat para sa tagumpay ni Livian as the new manager of the Albatross Jewelry Shop. Mahirap man o mayaman, dapat ay maging pantay ang ating trato sa kapwa upang tayo'y pagpalain ng maraming biyaya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Siren Radio at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!